Hello mga Nooice! Sa video na ito, isishare ko sa inyo ang 7 income streams na pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lang. Alright, so stay tuned. Sa mga bago pa lang sa ating channel, please don't forget na mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga upcoming videos about how to make money online, SEO, NFTs, and other sources of income online. Alright, so let's start this video. Ang unang income stream na isishare ko sa inyo is CPA marketing. Ano ba ito? Si CPA marketing. Ang CPA marketing or CPA stands for cost per action. Meaning, in marketing environments as per acquisition. It's an online advertising measurement and pricing model referring to specified action. For example, a sale, click, or a form submit. Okay, dito mga Nooice, no, para brief lang ang definition ng CPA marketing. Pag merong user, ayan, user visits your website and then clicks on affiliate link or yung landing page mo or yung link na yung CPA offer link mo and then fills out the offer or complete any action, you make money. Okay? Si user, malunch siya sa website or landing page and then may button doon, may click or may link. Pag na-click ni user yon and then merong another form na if you fill out si user, magsasubmit ng mobile number or email and then yun is makaka-earn ka na ng money. Okay, yun si CPA marketing. Sa mga upcoming videos, i-discuss natin no further about CPA marketing. Okay, this is para ang ideas, no, ang idea sa mga income streams para sa inyo ito. Okay? Na pag meron ka ng keyword, pwede mo na siyang i-research sa YouTube or sa Google. Dito is para may overview kayo about sa mga income streams na pwede tayong kumita kahit nasa bahay lang tayo. Okay? Next, income stream is affiliate marketing. Okay? Si affiliate marketing is a type of performance-based marketing in which a business rewards one or more affiliates for each visitor or customer brought by affiliate's own marketing efforts. Meaning, ang affiliate marketing is same siya sa strategy or same siya sa business model ni CPA. Halos same siya, pero ang kaibahan lang is affiliate marketing is nagpro-promote ka ng product. Magpro-promote ka ng product. And then, yung product na yun is every sale or every conversion. Ayan, what is affiliate marketing? Every conversion is meron kang commission. Okay? Si CPA marketing naman is for every action is meron kang ma-earn na money or dollars. Dito si affiliate marketing, sa kay affiliate marketing, for every sale or conversion na ma-refer mo or ma-benta mo is meron kang commission. Commission-based siya na business model. Si CPA marketing is per action. For example, nag-submit ng email, nag-submit ng phone number, nag-submit ng zip code, ayun, meron kang conversion or meron kang money na ma-earn. Dito sa affiliate marketing is sale, for every sale in conversion. Ayan, you have audience and authority and trust. Okay? Yan si affiliate marketing. Ang example niyan is sa Lazada and Shopee. For example, is meron kang kaibigan naghahanap ng shoes. Okay, pwede kang mag-refer ng product na galing sa Shopee at Lazada and then mag-generate ka lang ng link from affiliate website. Okay? For further videos, no, further discussion or explanation sa affiliate marketing sa mga upcoming videos na lang, okay? Paki-comment lang, no, number 1 pag CPA marketing ang interesado ka na matutunan mo dito sa ating channel. Number 2, comment 2 if affiliate marketing. Okay? 7 ito ha. Mga noy, 7 income streams ito na i-discuss natin. No? Medyo mahaba ang video pero panoorin nyo lang ng buo or panoorin nyo lang ang lahat ng mga income streams para may idea kayo, no, kung saan kayo mag-focus. Okay? Ang next one is NFT. Ayan, ang next one is NFT. Ang NFT naman stands for non-fungible token. Meaning,
is a non-interchangeable unit of data stored on a blockchain. Para summary lang, no, non-fungible, pwedeng art, pwedeng music, pwedeng video, and dito is sa mga naka-experience na about sa NFT is more on games sila. NFT games. So more on NFT games like Axie Infinity, BAM Crypto, Crypto Kitties, Splinterlands, Ember Sword, lahat, no, ng related sa NFT games makikita mo diyan. Ayan, pwede kang maka-earn diyan basta ang gagawin mo lang is do your own research. Huwag basta-basta mag-invest sa isang NFT game pag hindi sigurado or yung white paper nila basta meron yang guidelines, no, meron yang guidelines sa YouTube na ibang YouTuber na pwede mong i-check or tingnan para ma-aware ka sa mga NFT games, okay? Yung mga NFT reviewers natin diyan na content creators, pwede niyo silang i-check, i-research. Ayan, pwede kang maka-earn diyan. And then ang next one is dropshipping. Ano ba itong si dropshipping business model? Si dropshipping is a form of retail business wherein the seller accepts customer orders but does not keep goods sold in stock. So meaning, si dropshipping, wala kang inventory. Okay, wala kang inventory. Ang gagawin mo lang, o dito para mas madali siyang i-explain. Ang gagawin mo lang sa dropshipping is meron kang supplier. Okay, meron kang supplier and then dapat meron kang online store or Facebook page. Okay, dapat meron kang Facebook page and then meron kang supplier. Okay? Ang gagawin mo is ikaw ang magma-manage sa website mo and then sa sales and marketing. Ang gagawin ni supplier, siya yung magsiship sa customer mo. Okay? For example, gumamit ka ng Facebook ads or TikTok ads or Twitter ads para makadrive ka ng traffic para may makakita sa store mo and then si customer, nakita niya yung store mo or advertisement, napunta siya sa website mo and then nag-order siya ng product. Ngayon, ang nasa sayo is yung address, name, phone number, or details ng customer. Okay? Pag meron ka na yan, ang gagawin mo ngayon is pupunta ka sa supplier, okay, like AliExpress or other supplier na pwede kang bumili ng product. Pero ang gagawin mo, ang price for example is $45, ang price, market price mo dito sa supplier is less siya. For example, $20, binenta mo siya ng $45, meron kang profit na 20. Okay? 45 and then binenta mo na siya ng $20 and then meron kang profit na $25. All right? So si supplier is isi-ship na niya yung product ni customer na in-order niya sa online store mo. Okay? Ikaw is wala kang inventory and then hindi ka mag-handle ng sa shipping, si supplier na bahala. Yan si dropshipping business model. Okay? So sa mga upcoming videos, no, i-explain natin yan isa-isa. Paki-comment lang, no, paki-comment lang kung interesado ka sa CPA marketing, comment 1. Interesado ka sa affiliate marketing, comment 2. Interesado ka sa NFT games, comment 3. If interesado ka sa dropshipping, comment 4. Alright? Ang next natin na income stream is online freelancing. Ayan. Online freelancing. Sa online freelancing, mga noise, ang kailangan nyo dito is skill. Okay? Ang kailangan nyo dito is skill. Ano ba itong mga skills? Like video editing, search engine optimization, website development, website design. Yan yung mga skills na pwede nyong pag-aralan sa YouTube or sa Google or pwede kayong tumingin, no, sa Udemy, sa lahat ng mga, or sa mga ikakilala nyo. Ako, pwede ko kayong turuan, no, sa specific skill na, for example, SEO. Pwede ko kayong turuan dyan. Paki-check na lang yung ebook, no, ebook about sa local SEO. Kung interesado ka sa SEO, pwede kitang turuan. And then sa mga upcoming days, no, upcoming days, meron tayong paid course, no, paid course, one-on-one consulting para sa online freelancing. Alright, kung interesado ka dyan, paki-comment lang 5, okay, pag interesado ka sa online freelancing. Alright, ang next natin na income stream is vlogging. So, ang vlogging is meron kang website. Okay, meron kang website, and then pag meron ka ng website,
ang gagawin mo lang is lalagyan mo siya ng advertisement. Like Google AdSense, di ba? Makikita nyo sa mga website, may mga ad choices yan. May mga ad choices. For example, punta tayo sa Google and then search for pet supplies. Pet supplies. And then, click mo itong pet or dog food blog. Ayan. Dog food blog. Just write pet dog food. Ayan. Pag dito, pag hindi ka makakita ng ads, meaning, hindi pa niya, ang webmaster nito or owner, hindi pa niya nilagyan yung ng ads, okay? Hindi pa niya nilagyan ng ads, okay? So, hanap tayo ng merong ads para mas maganda yung example natin, no, dito sa online freelance, sa vlogging. Ayan, pag wala, skip. Dapat meron tayong makikita na ad choices or ito, Google AdSense, ad sample. Ayan. May makikita kayo dyan na ad choice, ayan, kagaya nito. Ayan, may makikita ka ad choice. Yan yung Google AdSense na pwede nating ilagay, no? Ilagay natin sa ating website and then makaka-earn tayo, no? Makaka-earn tayo ng per view and per click sa Google AdSense. Alright, kung interesado ka no sa for further discussion or another video or upcoming video sa vlogging, paki-comment lang 6. Alright, paki-comment lang 6. And last one is YouTube. Ayan, YouTube. Ang gagawin mo sa YouTube is create your own channel. Alam naman natin, 'di ba, na pwede tayong kumita sa YouTube pag meron na tayong viewers or audience na tumitingin, no, or nagfa-follow or tinitingnan yung mga videos natin, no. Sa akin kasi educational more on ideas on how to make money online. Yan yung mga content natin dito sa YouTube, okay? Dahil nandito ka sa channel ko, maaring naghahanap ka ng pagkakitaan or need mo ng mga giveaways o sa ating YouTube or scholarship program, di ba? So dito is more on how to make money online. Lahat ng madidiscuss natin o lahat ng masishare ko is more on how to make money online. Kahit ano pa yan na business model, basta kikita tayo is i-discuss natin dito. Pwera lang sa mga investment na hindi tayo sure, so hindi natin yan i-discuss dito. Alright? Sana meron kayo natutunan, no, sa 7 income streams. Kung interested ka, please, kung interested ka sa mga income streams, number 1, comment 1 if interested ka sa CPA marketing. Comment 2 if interested ka sa affiliate marketing. Comment 3 if interested ka sa NFT games or NFT. Comment 4 if interested ka sa dropshipping. Comment 5 if interested ka sa online freelancing. Comment 6 if interested ka sa vlogging. Comment 7 if interested ka sa YouTube. Paano mag-grow ng YouTube? Kahit small YouTuber pa tayo, no? Pwede tayong i-discuss mga experience natin sa YouTube, mga struggles, mistakes. Lahat, no? Lahat pwede nating i-share as long as na kaya natin i-explain and then meron tayong mga references and meron tayong mga experiences about sa itong income streams. Alright? Sana meron kayo natutunan, no, and I hope na i-apply niyo siya, i-research niyo siya sa YouTube and sa Google and lahat ng na-discuss ko earlier na about sa income streams. Salamat, no, sa mga bago pa lang sa ating channel, please don't forget na mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga upcoming videos about how to make money online, SEO, NFTs, and other sources of income online. Alright, salamat mga Nooice, God bless, bye-bye!